Isang kakaibang karanasan ng kulturang Pilipino ang ibinida sa ginanap na Tayo Immersive Event sa Toronto. Ang dalawang araw na pagtitipon sa Melasma Square ay inorganisa ng Create Corporation at ng Kainan Na. Layunin ng Tayo na maibahagi ang kulturang Pilipino sa mga Canadians. Tayo ay may masarap na pagkain at saka may unity, yung bonding natin ay iba. Tayo ay hard worker and I don't know, generous, patient. Tampok sa events ang iba't ibang cultural activities at mga pagkain na nagpamalas ng mayamang kultura ng Pilipinas na natunghayan ng mga dumalo. Isa sa highlight ng pagdiriwang ay ang Harana All Out Ubi High Tea, kung saan enjoy ang mga guests sa pakikinig ng live saxophone music habang kumakain ng iba't ibang klase ng ubi treats. My favorite one was like a coconut bar. It had ube inside and the outside was covered with coconut shavings. It's really nice. Yeah, love it. I love all the food here. I actually brought my whole team here for our diversity and equity and inclusion program as a team building program. So we're here, we're enjoying the high tea and also all the Thai activities. Patok din sa mga dumalo ang kamayan, kung saan nag-enjoy ang iba't ibang lahi sa isang mini boodle fight. Everything is so delicious, but it has its own flavor profile that it's like, but then when you put the sauce in and it just elevates it even more, everything comes together and it was just explosion in your mouth. Ibinida ni Chef Arsenio Carino na isa sa mga vendors sa event ang kanyang sikat na pares. Oh, this is the original one, man. Come on. This is Pares Retiro, the original. May panaderya naman na may freshly baked goods na gawa ng Filipino-Canadian bakers at sari-sari store kung saan mapibili ang mga namis ng mga Pinoy na snacks. Samantala, ang Pinay Collection ni Joe Vigari ay binida ang mga produkto niyang tumutulong sa mga kababayan. Kaya ang Pinay Collection bilang isang social enterprise na nag-amplify ng mga boses ng mga kababaihan at ng mga Pilipino mapadito man sa North America o sa Pilipinas, ang aming mission ay to support Filipino people across the globe. At para mas makumpleto ang pagdiriwang, hindi nawala ang mga paboritong libangan ng mga Pinoy gaya ng Karaoke Olympics at ang traditional na larong sungka na nagustuhan din ng ibang lahi. Labis na nagpapasalamat ang mga organizers sa mga kababayan at maging sa mga Canadians na dumalo sa Tayo event. It's nice for us to continue doing something like this to celebrate who we are, to do something for the community, to help small business vendors, and to make, you know, the community thrive in getting along, establishing that friendship and camaraderie. Nagpaplano na ang organizers na mas palalawakin pa ang Tayo event sa susunod na taon kung saan aasahan ang mas malaking pagdiriwang ng kulturang Pinoy. Para sa TFC News, Jocelyn Reyes Sambilay, ABS-CBN News, Toronto.